yun. Tama ang sinasabi niya. Kasi kumari ko yan. Na tumunod siya sa akin. Tumunod ako. Basta ko naman. Kami ang nakakita ng hiwaga na itinuro sa amin ng ano, tab ng Spiritista. Tagal ko rin hindi bumalik noon. Pero, mabigat ang subo kapag napunta ko na sa katuluan, tapos mabigat ka. May subo, titingnan mo kung tatagal ka. Alam niyo ba, mga kapatiran, tatlong linggo akong binubo na hindi ako nakalakad. Eh ngayon, ngayon ko lang ito kay Pecho. Nagtataka ako, bumababa ko sa school. Alam niyo po, nabinubuhat ako ng anak ng panganay, yung kuya nito. Papasok lang ako sa BFU, ah, teacher ako. Tapos sabi sa akin ng mga ko-teacher ko, si Joan ba nabalda? Hindi ko sila pinapansin. Nagtuturo ako, nakaupo ako, tapos nakaganito na ako, sabi ko, class, sige. Tapos pagtapos na, nasakay ako sa silya kung maikot. Tapos, hahapin ako doon. Umiyak ako sa Diyos. Sinabi ko, Lord, alam ko po ang pagkakamali ko. Babalik na po ako. At maglilingkod uli. Nagsisisi po ako sa nagawa ko. Pagbalik ko doon. Ano lang eh. Days lang sinabi ko, gumaling ako. Ang nagpagaling lang sa akin, gin na may luya, na may asin, na may gaas. Iyon yung pinaisip sa akin ng asawa ko. Kasi sabi ng asawa ko, naniniwala ka ba na makakalakad ka? Ikaw ang gagamot sa akin. Pag mo akong husgan, kasi gagawin ko every morning, gano'n, hinilot ko ako. Yung asawa ko ngayon naman, na stroke. Meron po siyang galing talaga ng gagamot yun. Eh, hindi niya ginamit sa mabuti. Inom siya ng inom, ng bababae, sama sa mga barkada. Nakalimutan niya, meron siyang biyaya. Ngayon, ayan, paglipas ng panahon, kasakit ko. Meron siyang galing, alam ko po. Ay, hindi niya sabihin sa akin, kaya nga nung nagkasakit siya, Papa, gamitin mo, ba't hindi mo ginamit ang galing mo? Hindi rin po siya nakakapera. Tapos, hindi siya mahilig maligo. Parang si Manong yun eh. Sabi ko, ang baho mo na. Tapos sabi niya, hindi sa akin mahalaga yung pagligo. Ang mahalaga, di baling marami katawa ko, wag lang marami ang pagkatao ko. Eh kaso po, araw-araw yun, maliligpan ako, siya nag-aalaga ng mga anak ko. Ako po ang nagmaterial kasi kailangan ko magturo, kailangan ko mabuhay ko yung pito kong anak sa kanya. Kasi yuda po ako sa una, dalawang anak ko. So kaya na yun, lagi ko sinasabi sa sarili ko, bahala na po ang ama kapag gabay sa akin. Paano ko po ba napag-aral lahat yan? Ngayon, ang nag-aaral na lang, dalawa. Isang legal management at isang architecture sa BFU. Sabi ko sa kanila, mga anak, alam nyo ba yung pag-aaral nyo na yan? Wala yan. Kaya na kayo nag-aaral para gabay nyo, pag nakatapos kayo, may maganda kayong trabaho. Pero sa mata ng Diyos, wala yan. Kaya, para sa akin, huwag nyong ipagmagaling pag naging attorney ka, naging architect ka. Kasi ang para sa akin, maglingkod kayo sa Diyos. Kasi pag naglingkod kayo sa Diyos, lahat tayo magiging masaya. Eh, kaso po, iba-iba yung mga anak ko. Isa lang po yun na nakayag ko sa siyang kong anak. Eto. Hindi ko po alam kung ano nakita niya. Kasi noon eh, hinusga nila ako. Sama-sama-sama si mama. Sama-sama-sama si mama. Tapos yung nagkasakit siya, hindi siya gumaling sa doktor. Sabi ko, anak, kung naniniwala ka sa akin, dadaling kita sa Dunduya. Pagdating po doon, nakita niya, iwaga, hanggang sa graduate po ito ng criminology. Ang criminology, eh. Magiging pulis. Tataka po ako. Sakala, yun po yung napapag-usapan lang. Hindi ka para magpulis. Ako nagsasabi sa'yo. Kaya laging pinapadikta sa akin. Mama, pinagdadasal mo ba ako na huwag akong pumasok? Hindi. Sinabi niya ito sa akin, hindi ka magiging pulis. Alam niyo po, kung naging pulis yan, nakapatay na yung tao. Nililigtas yan ang Diyos. Kasi bakit? Mainisip po ulo niya pag nag-aaway sa mag-asawa eh. Kaya hindi pa. Hindi halata. Mainisip ang ulo niya. Isa pa. Masyado siyang disiplinado. Sa bahay namin, pag umuwi yan, takot mga kapatid. Yan eh, para kami nakatungtong sa numero. Pero ako, talaga sinasabihin niya, ma, mali ka, ma. Pero pag ako nagalit, alam nila.
Kaya po sa lahat ng anak ko, ito po ang disiplinado sa mga kapatid. Ang sa akin lang po, ang biyaya at hiwaga ng buhay nakita ko dito sa sentro. Ba't iwang ka ngayon? Hindi ako nagkakasakit. Mag-C60 na ako sa March. Kaya ako sabi ko sa mga anak ko, ay, magpa-party ba ako? Sabi mga anak ko, mama, hindi ka na magpa-party kasi spiritista ka na. Sino kaya magbibigay sa akin bulak-ulak? May mga nakaikot na pera. Sabi nila, mama, secret. Ako naman, ay, hindi nila ako bigay ng pera. Isa lang ay bigay nila sa akin. Magkasundun-sundun sila lahat. Siyam sila, magmahalan siya. Sila, yun ang pinakamaganda. Eh ngayon po, may mga trabaho na. Eh, sino ba magbabayad sa atin ng wifi? Sino ba magbabayad ng tubig, ng ilaw? Ay, mga nabibingi na. Mama, ano sinabi mo? Mag-aalisa na. Oo, mag-aalisa na. Pero kahit po, tumulong at hindi, masaya na po ako kasi sinasabi ko sa kanila. Yan, nanay. Maging mabuti kayong tao. Amen. Sa eskwelahan ko, isa lang ang rule ko sa estudyante. Nagsulat ako sa blackboard na gano'n. Pinakagusto ko na ugali ng bata ay letter H, U, M, B, L, E. Humble. Bakit ma'am, iyon ang pinakagusto ng ugali? Kapag ka ikaw ay taong mapagkumbaba, maka-Diyos ka. Amen. Sinabi ko sa kami. Kaya alam naman ako, the most important word sa akin ay humble ang tao. Kasi pag humble ka, marunong kang tumanggap ng mali mo. Hindi ka makikipagbenggahan. Hindi ka makikipagpataasan. Eh sa eskwelahan po, tatlong po yung isang hawak ko, tatlong po isa. Pag ako pumapasok, may mga nag-aaway, nag-aalig po sila. Pero, talaga po may mga sadyante, may mga mayayabang, may anak mahirap, pero nalilini ko na masarap po maging guro. Pero tatlong pong bata, limang pong bata, gagabayan mo sila sa buhay nila. Kaya po siguro doon ako dinala ng Diyos. Kasi talaga pong ginagayos ko sila. At doon ako ay supervisor ko. Bakit sa classroom ninyo, isa lang ang mayroong prayer sa room, si Joanne lang. Nagulat ang dito. Bakit si Joanne lang ba nagagayos sa Cristo kay Mahina? Doon nagulat ang dito ko. Napakagaling mo, Diyos. Sir, kasi ang bata, elementary pa lang hanggang college, ang dire-diretso. Hindi ako nahihiya na kahit ang pagpasok. Ano muna natin gagawin? May leader. O sige, start na. Pagka nagtatawanan, ulit. Nagtatawanan kayo. Pag hindi ginag seryoso, hindi tayo uupo. Kaya sabi nila, ma'am, ba't ka umayipis sa pagdarasal? Kasi kakausapin natin ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa sa pag-aaral, hilingin natin sa Diyos, nabigyan tayo ng gabay. Kasi lahat tayo magkakamali. Pag humingi tayo ng gabay, gagabayan kayo ng Ama. Amen. Pag-aaral nyo, tatalino kayo at magiging mabuti kayo. Amen. Yun lang po yung aral ko na totoo nga. Na ang hiwaga ng buhay, nakita ko dito sa sentro. Kaya po ako, kahit hindi ako nakakarating pag Miyerkules, kasi may pasok ako, pero pinipilit ko na ngayon po, sinabihan ako ng Banal na Espiritu, na ako daw po, pumunta sa ganung lunduyan, ganito. Eh, ngayon ko po inumpisana, kahit aking medium, basta Linggo, uubusin ko yung araw ko sa paglilingkod sa kanya. Amen!